Hi guys! Share ko lang yung na-experience ko last time kasi nagkaroon ako ng parang nag-close yung pandinig ko dito sa kanan tenga ko and sabi ko parang first time and yes, first time ko talaga nangyari yun pagkagising ko and then sabi ko parang namimingi ako sa kanan tenga ko. Tapos ang sabi nila is punta daw ako ng ENT para ma-check kung ano yung nangyari, kung there's something wrong talaga, kung talagang emergency case. Pero syempre kung first time mo nangyari sa'yo yun, is kailangan ka pumunta kasi ang hirap eh, baka meron ng nangyari na hindi mo alam. Tapos, ito na nga i-share ko sa inyo. So pumunta nga ako ng ENT and then chinek kung, diba may mga, yung sa neurologist, yung chinecheck yung may ganun-ganun pa sila. Ayun, okay naman and wala naman ako naging problema doon. Tapos, ginagalaw-galaw yung ulo ko, ganyan. Then, sabi nga ni Doc na meron daw akong Meniere's disease. So, ano to Meniere's disease na to? Meniere's disease, yun yung parang vertigo type. Yung para kang biglang nahihilo, sudden hilo ka, and hindi mo siya, parang bigla-bigla na lang siya dumarating sa'yo, guys. Parang barado yung nasa kanang tenga ko. Yung sa left naman, wala naman. Pero parang meron akong yung wheezing sound dito sa left. Pero dito sa right, wala. Kaya sabi nga ni Doc, baka cause daw yun ng aking vertigo. And meron siyang pinagwan test sa akin. Kaso hindi naman available sa mga clinic na pupuntahan. Meron lang siya sa akin binigay na medicine. Yun yung para sa anti-vertigo. Which is, hindi naman ako parang hilong-hilo pag ininom ko yung medicine na yon. And twice a day ko siya iniinom from morning at saka yung before bedtime. Para maging aware lang kayo guys, kapag ka meron kayo nararamdaman na something wrong sa body nyo or any part sa katawan nyo, yan. Huwag kayong na hindi pwedeng pumunta sa mga clinic o kaya kung talaga emergency, pumunta kayo, tumakbo kayo kasi mahirap na kapag ka hindi nyo siya naagapan. So, sa akin naman, ang pinapagawa sa akin ni Doc is yung may mga parang therapy na ikaw mismo makakagawa sa sarili mo kasi may sinend siya sa akin na link na panoorin ko daw sa YouTube yung mga exercise na gagawin ko para yung balancing daw ng ears natin, ganyan, para bumalik siya sa dati, yun daw ang gagawin ko. Pero, until now, hindi ko pa rin siya ginagawa. Pero, alam ko kung paano siya sumusumpong. Kaya, kayo, tansyahin nyo yung katawan nyo kapag ka alam nyo may vertigo kayo. Ang hirap kasi lalo na kapag ka bumibiyahe kayo, mag-isa lang kayo. Ang hirap guys kasi napaka-delikado niyan. Baka bigla kayo bumagsak, yung bigla kayo mahilo, lalo sa daan, mga ganun. Kapag ka ganyan yung naramdaman nyo, huwag muna kayong pumasok kasi mahirap. Hindi naman siya ano, ang tawag kasi ni Doc doon is, yung diagnosis niya sa akin is BPPV. Yun yung parang benign positional vertigo, which is kapag ka sumusumpong yung vertigo ko, para akong nasusuka, na nahihilog, ganyan. And ayokong kumilos kasi kapag ka yung nag-turn back ako, doon lalo ko nahihilo and then pag yumuko, ayan, lalo ko siya nafe-feel. Kapag ka ganun, ang ginagawa ko is nagla-lie down lang ako and pinapakiramdaman ko kasi kapag ka nag-worsen, ayun, minum lang ako ng gamot and wag pala ano madalas na pag-inom ng gamot kasi ang tinay ko lang nung gamot ko is for 2 weeks. 2 weeks lang siya, then balik kayo sa doktor nyo, sabihin nyo kung may pagbabago ba kasi minsan tinutuloy pa rin yung gamot na yun. Within, I don't know kung ilang buwan, depende kung hanggang sa saan aabot yung nararamdaman nyo. Siyempre, hirap din mag-take ng medicine, ng self-medication, tawag nga, diba? Pero, mahirap kasi hindi nyo alam kung yun ba yung klase ng gamot na iinumin nyo or baka iba. Kaya kayo guys, lagi kayong nag-iingat sa mga kinagawa nyo and ingatan nyo rin yung sarili nyo. Huwag nyong sagarin. Kapag pagod na, ipahinga. Okay?